We now go back to the Senate, which has resumed its hearing into the crimes involving COVID. Madam Rafi, we can do that later on. Because of that statement of Sen. Rafi, I still don't get it, Madam Chair. Why she cannot disclose it in public? Hindi po ba, Madam Chair, isn't it more natural to expose it in public so that she is protected? I don't get it, Madam Chair. I really don't get it. If you are having a death threat, you wanted to say it in public so that you can be protected. If you really wanted protection, Madam Chair. So it doesn't make sense. Hiding it doesn't make sense, Madam Chair. I agree, Sen. Joel. Actually, kung talagang may death threat, mas talagang gustong, kung talagang humihingi ng protection, sasabi, walang kinalaman ng security threat din sa pagsagot lang tungkol sa pangalan ninyo. That's already established. The threat will not be made worse by confirming what is in documentary evidence. But in any case, gusto kong ipaalala sa iyo na ayon nga sa Supreme Court, in the case of the Office of Court Administrator VU, the right to self-incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. Ad nauseum na po ito. Halos naduduwal na po kami sa pag-ulit-ulit nito. No? Alice Guo, ladies and gentlemen, is continuing to lie to this committee despite glaring evidence that she is a Chinese national named Guo Huaping, whose father, Jian Zhongguo, is Chinese based on her own declaration in this committee, and whose mother, Lin Wenyi, is also Chinese based on her own declarations in bank documents, by the way, verified by the AMLAC. This is a blatant defiance of the legislative's constitutional power of inquiry. Lumalabas na pinaglalaruan mo ang aming batas, pinapaikot mo ang mga Pilipino. Pero ibahin mo ang Senado. Ibahin mo ang Senado. I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. Second motion, Madam Chair. Thank you, Sen. Joel. Madam Chair, yes, Sen. Madam Chair, when we were in recess kanina, the pending matter was the refusal to give us details of the death threats that she herself brought before us. And she binolunteer niya sa information sa atin eh. Then pinupurso namin ayaw mong sagutin. Ngayon, I think the prevailing sentiment is hindi siya makahingi ng executive session. Sagutin niya ngayon lahat. Yung kasi kung totoo naman na may death threat ka, na-monitor ka na rin yung nagbigay ng death threat sa'yo, kahit may executive session, di alam na rin niya, sinabi mo na rin sa amin, ikaw pa rin yung source. Kaya hindi kami papayag sa executive session. Ngayon, ang prevailing sentiment, if I'm not mistaken, is you have to answer the questions relating to that particular subject matter na ikaw mismo ang nagboluntaryo palabasin sa hearing na ito. Inumpisa ni Senator Bato and then si Senator Jinggoy. Kaya Madam Chair, doon ako sa ground na yon. If we should, kasi at least yun, there is no need to determine who is telling the truth eh. Wala tong ano ito we have I think Senate section here if the refusal to cooperate or giving evasive answers pwede na natin gamitin ground yun to cite the witness or the resource person in contempt at Alice sa lahat dito akong pinaka-lenient actually na ayaw kang i-cite in contempt eh. Pero in this particular case kahit anong pag-isipin ko, you have to answer eh. Wala. You have to answer and if we require you to answer publicly, you have to answer. You can invoke a right, pero pag-usapan namin yun. But when we deny that you are not entitled to such a right, then you have to answer. Otherwise, mako-contempt ka talaga. So I'm presenting that alternative ground, Madam Chair. If we can use that, kasi parang pagkalab ko nung nag-break tayo, that was the hanging matter na raised ni Senator Bato followed up by Senate President Pro Tempore. Actually, there are two hanging matters. Isa na yung tungkol sa death threat na yan.
Pero higit pa doon, yung question ng identity. Dahil prove na ng NBI at prove na ng isa pang ahensya na Alice Guo at Guo Huaping, iisang tao lang kayo. At yun yung patuloy na pinagsisinungalingan mo sa komiteng ito. Therefore, the chair is citing Alice Guo alias Guo Huaping in contempt as seconded by Senator Joel. Madam Chair, SP Pro Tem Jingoy, let's give a chance for her to, a last chance for her to answer the question. Answer, Alice. Ikaw ba daw si Guo Huaping? Madam Chair, Sen, pasensya na po talaga. Ako po, si Alice Guo po. Okay, well, pasensya din po. The Chair cites Alice Guo, alias Guo Huaping, in contempt of this committee as seconded by Senator Joel. Yes. Thank you. Anyway, she has been cited in contempt, but hindi kasi ako present sa past hearings ng Committee on Women, but has she been confronted with the documents of Guo Huaping na pakita na sa kanya? Kasi, yes, I know. Kasi dapat may handwriting doon or may signature na allegedly coming from her, di ba? Did she deny or the signature? May entries doon na, may entries siguro doon na from, coming from the applicant, tama? Am I mistaken as NBI director? / the passport page, Mayno, and then NBI Director Santiago, gusto niyo bang i-address itong matter, please? Your Honor, please. Yun pong sa signature, remember yung sa ACR niya, doon namin ibinase, ay meron pong iba ang signature niya doon. At dito sa NBI clearance na ibinigay namin sa kanya, iba rin po ang signature. Kasi bata pa siya nung yun hong sa ACR eh. Kaya we cannot rely on the signature. Pero ang fingerprint po, hindi po yan magbabago magmula ipanganak hanggang sa mamatay ang tao. Yes, but have we confronted her with the document and then asking her, did she accomplish the said document? Tanawin natin siya kasi hindi naman po, siguro siya musmus na bata na hindi na niya maalala no, may memory na siya noon eh. Hindi po namin siya na-confront. And colleagues presented those same documents na fina-flash ko ulit dito kay Alice ko sa mga nakaraang hearings bago pa siya tumakas. Can we give her one last chance? I-flash yung document din and then I will ask her now if she remembers accomplishing the said document. Of Guo Huaping. Madam Chair, I'm sorry, but I asked that question a while ago and she said no. Can you flash the document? Used by the NBI. I mean, use the document. Diba? What was the document? Please give her a chance. Pakita natin sa kanya. For fairness sake. And then, pero pag i-deny niya na hindi niya in-accomplish yun at what particular age, convinced na tayo din. Therefore, she's lying before us. Diba? Meron po tayo ditong doctors ko to report na sinasabing identical ang fingerprints ni Alice Guo at ni Guo Huaping at na yung fingerprints na iyon ni Guo Huaping at ni Alice Guo were accessed by one and the same person. Do we have the supporting document na ginamit ng NBI para dito? Para ipakita ulit dahil pinakita na natin dati kay Alice Guo. Miss Alice, extraordinary ito ah. Kayo lang yung naalala kong resource person na ipapakita namin paulit-ulit ang mga dokumento sa iyo. Dapat naman siguro suklian mo yung komite na magsabi ka na ng totoo. Hindi lang going the extra mile ang komite, pero pasilalalingan pa rin ang sinusukli nyo. Comsec, do you have the supporting document on para i-project dito sa ating monitor yung ginamit ng NBI to come to this conclusive opinion used in all courts of the Philippines ang fingerprint matching. Madam Chair, yes, Sir Joel. While we are still waiting, just to support the motion that was approved by this committee, Madam Chair, the Senate has sufficient, substantial, and damning evidence to support a support a conclusion, Madam Chair, that this witness is lying. Now, whether the court will bear it out later or not, that is the basis, Madam Chair. If this is the prevailing stance, then
witness won't play around with the Senate. I think that is the only reason why we are doing this, because she's obviously playing around, Madam Chair. We have given her enough time, so many chances, Madam Chair. I have never seen a witness na ganito karami yung chance na binibigay natin magsabi ng katotohanan. Pero kung ayaw talaga, Madam Chair, she has to face the music. Agree, Sen. Joel. But Comsec, i-flash po natin please yung passport ni Guo Huaping para masagot niya yung one more chance na tanong ng minority leader. Well, can we pull that up? Yes, SP Pro Temp. Chinggoy. Habang hinihintay natin i-flash yung passport sa ano. I'll give you one more chance, Alice, tungkol sa death threat. Ha? Kailan mo na-receive yung tangka sa buhay mo? Miss Alice. I think mga bandang June po. June of this month, of this year. This year po. Ilang beses? More than 5 times po. Kanino galing? Through phone po. Sino yung tumawag? Sen, gustong-gusto ko po din i-discuss po sa inyo at humihingi din po ako ng pasensya po sa inyo. Natatakot din po talaga na i-disclose po sa public. Eh kahit i-disclose mo sa amin through an executive session, katulad nga ni sinabi ni Senator Coco, malalaman din niya. Ngayon sabi mo sa amin. Sino yung source? Opo, Sen, ang understanding ko po, pagka sinabi ko po sa inyo sa executive session po, hindi po lalabas. Kasi nagwo-worry po ako sa sarili ko. Ganun din yun. O, sabihin mo sa amin. Sen, ako po kasi ang Senate hearing po natatapos, pero natatakot po kasi ako sa magiging buhay. Paano ka tinatakot nung kausap mo sa telepono? You threatened? Hindi ko po muna i-discuss po sa public po. No. Opo. Kasi siya na po talaga sa... No. How were you threatened? Yun lang tanong ko, how were you threatened? Hindi ko po siya may discuss po sa public po, Sen. Pasensya na po talaga. Eh talaga, makukulong ka. Madam Chair, if just in case the court will allow the Senate to be detained here, I would like to raise this motion to immediately commit her at the Pasay City Jail. Salamat, Senate President Pro Tempore. Before that matter will be deliberated, we have a pending citation in contempt by the chair, seconded by Sen. Joel. And so Alice, one last chance dito sa ipinapakita namin ulit na passport, age ng passport mo. Sagutin mo yung tanong ni Sen. Coco. Ikaw ba ito? Madam Chair, ako po si Alice Coco. No, hindi yan ang tanong ko sa inyo. Ang tanong ko po ay, meron kang monitor sa harap mo, kita mo yung page ng passport. Kayo ba yan sa photo na yan? At asking yung pangalan nyo, alam na namin, Guo Huaping, ito ba ay ikaw? Madam Chair, meron pong pending case po sa akin po. You answer. All right, you are not taking the many one last chances na binibigay ng committee ito sa iyo. You are denying your identity as Guo Huaping. So may I minority leader? She was trying to invoke something. What are you invoking? For your refusal to answer, what are you invoking? Send me pending cases na po kasi sa akin sa court po. Ang understanding ko po, lahat po nagsasabihin ko po dito might incriminating my own self po. Okay, this one. Ito, saan ito maka-incriminate? What particular case? May particularity? Hindi opo. Pending wala. Opo. Semifinal po sa akin sa citizenship po na issue po. Sa court po. Citizenship? I think there are 7 pending cases po sa court po ngayon. No, po dyan yung citizenship po. Hindi kasi kunyari may kaso ka ng estapa. Hindi naman connected sa estapa yan. So hindi mo pwede sabihin may kaso ko sa court. You have to specify. Saan ka ma-incriminate ng sagot mo magagamit to prove your guilt sa isang criminal case? Which one? Sen, pasensya na po. Mali po pala yung nasabi ko po kanina. Di pala citizenship. Ang dapat po pala, COMELEC po. COMELEC. May na-file na po na pending case po sa COMELEC po. Material misrepresentation case siguro. Criminal case. Yes po. Criminal case okay. Po. At bakit related ito?
Yan lang po yung alam ko po na may pending cases po sa COMELEC po. But actually, Madam Chair, this appears to be a document issued by the People's Republic of China. I'm requesting for that ACR. Yung atin, the Philippine form. Philippine form accomplished by a child, supposed to be, but a child with all consciousness already, who happens to be the younger Alice Go, yun yung theory ninyo. Pero gusto ko ipakita natin sa kanya. Comsec, pwede ba natin i-flash ulit yung ACR na yon at ipakita ulit kay Alice Go? Madam Chair? Yes, and Rafi. Unrelated question. Yes, August 27, 2024 hearing, page 141 of the transcript, inamin ni Sheila Goo na meron dalawang passport si Alice Goo. So that means dual citizen siya, Chinese and Filipino. Alright, salamat San Rafi sa pagpapaalala. So dual citizen pala kayo kahit sa pagkaalam ni Ms. Sheila Goo sa paalala ni San Rafi. And in fact, alam niyo ba na hindi pinapayagan ang dual citizenship sa China? Dito lang sa Pilipinas meron na ganyan. Pero sa China, bawal yun eh. And yet, you have both Filipino and Chinese passports sa testimonya ni Sheila Guo. Madam Chair, I have only one Filipino passport po. Yes, you have only one Filipino passport, but you have a Chinese passport. Wala po akong Chinese passport po. Okay, Comsec, pwede natin ipakita yung hinihingi naming ACR. Before we act on the, we finalize the motion of the chair seconded by San Joel. Okay. So baka pwedeng, yan na ba yung pinakamalaki? Alright. So ito po ang ACR for. Hindi na yan musmus na bata, di ba? May consciousness na yan nakalitrato dyan eh. O yan ang tanong natin kay Alice Guo. Alice, naalala mo na inaccomplish mo yung form na yan na nag-fingerprint ka pa voluntarily dyan, linagay mo. Naalala mo o hindi? Sen, wala pa ako naalala na ganun na dokumento po ginawa. Okay. I'm incredulous, Marino. Pati yung pagma niya dyan, looks like yung pagma niya sa iba pang mga dokumento. That's it, Madam Chair. That all convinces me of the lying. So, I think, tapos na po yung ano nyo eh. Na-declare nyo na siya in contempt eh. Nag-elaborate lang naman ako na ano, tapos na po na declare niyo na po siya on the lying pa ito, not on the refusal to answer dun sa death threat. So sorry, Alice, ako I gave you a chance. You mean to say pati yung paglalagay ng fingerprint mo ron hindi mo naalala. So medyo ano na po yun, medyo too ano na too difficult to, masyado nang mahirap paniwalaan na paano tumug ka, kinuha ang fingerprints mo, pinilit ka. It's too much, but hindi na po sanggol yung naandun sa litrato. So with that, Mr. Chair, it puts to rest your contempt citation of the resource person. Thank you. Madam Chair. Isa lang, Madam Chair, if I may. Salamat ka, Ayo Maino. SP Pro Temp, Jinoy. Pam-mark ka dyan. Ilang taon ka? Hindi. Wala pa akong maalala na nag-thumbprint po ako niyan. Pam-mark ba niyan? Hindi mo maalala na nag-thumbmark ka? Ilang taon ka noong nag-thumbmark ka dyan? So, you do not know how old were you? Wala pa ako naalala na may ginawa pa akong thumb mark po sa ganung papel po. May pirma ba yan? May pirma? May pirma. Did you sign it? Wala ka rin maalala na pinirmahan mo? Ha? Wala po. Pirma mo ba yan? Hindi natin ulit yung ACR. Pirma mo? Yes, ipakita natin yung kaninang ACR form, yung may photo, fingerprints, at saka pirma. Oh, yeah, may signature. Is that your signature? Oo.
So ang pinapakita natin, yung fingerprints ni Alice Kuo, pero nung kinumpara ng NBR dun sa fingerprints ni Gabo Aping, identical, match po. Teka muna pala. Madam Chair, the letter answer, is that your signature, Alice? Doon sa under po ng picture po, signature ko po yun, pero hindi ko po alam paano nangyari po yun. Paano hindi mo alam paano nangyari yun? Hindi ko po talaga alam, Sen. Hindi mo alam na pinirmahan mo, pirma mo yan? Sen, di po, wala po akong pinirmahan po ng ganun dokumento, pero signature ko po siya, pero wala pa ako na pirmahan po ng ganun dokumento. Kino-confirm mo na signature mo yan sa form na yan? Kino-confirm ko lang po, Madam Chair, yung signature po under po ng picture is my signature. But you don't remember when you signed that? Wala po akong ginawa na ganun po. It is impossible to fake fingerprints. Kinonfirm mo na pirma mo yan, yung fingerprints dito at yung fingerprints dun sa dokumento ni Guo Aping ay na-match ng NBI. Iisang tao lamang po. Yun po yun. Okay, Madam Chair, just one... Sen Joel. So sick and tired na whether Guo Aping and Alice Go identical at iisa dahil convinced na po tayo dun eh. I mean, how can you doctor yung mga fingerprints, Madam Chair? So ayaw niyang sagutin yun, but overwhelming, siya ho yun, si Guo Aping. Kaya baka dapat ang tawag natin sa kanya Guo Aping, hindi Alice Go, dahil mahirap na tawagin siyang Alice Go, hindi naman pala siya Pilipino. But let me just ask yung tinatanong kanina ni Sen Jinggoy, kilala mo, Alice, Guo Aping, yung tumawag sa'yo, na nagbibigay sa'yo ng death threat, kilala mo po yun, di ba? Kasi otherwise, hindi mo siya sasagutin at hindi mo kikilalanin na totoo at may bigat yung death threat sa'yo. Is that correct, Your Honor? Your Honor, isa po doon, kilala ko po. Pero i-clarify ko lang po yung nakita ko po kanina sa monitor po. Yung signature po, aking po yung signature, pero hindi ko po alam kung bakit andyan po yung signature. Hindi na ako nagtatanong ng Guo Aping. Hindi na ako nagtatanong kasi klarong-klaro sa akin, hindi po pwedeng doktorin yung fingerprints mo. So ang tinatanong ko, kilala mo yung nag-death threat sa'yo, saan siya galing? Dito ba siya sa Pilipinas o sa abroad? Local po, dito po. Dito sa Pilipinas. So sa Pilipinas nanggagaling yung death threat mo. Kung sa Pilipinas nanggagaling yung death threat mo, nakita ko yung pagtatagpo ninyo ni PNP Chief tsaka ni SILG. Parang fan meet. At parang masyado kang talagang kampanting-kampante. At nung in-interview ka, ang sabi mo, kasi secured ka. You feel safe. Nakasama mo ang SILG at PNP Chief. Ngayon, ang tanong ko, if you feel safe, nakasama mo ang PNP Chief at saka SILG, bakit ka pa kailangan lumabas ng Pilipinas dahil natatakot ka sa death threat mo? Bakit hindi ka nalang lumapit o nag-report sa PNP Chief o kay SILG? Sagutin ko na po. Yes, one more time, Miss Alice. One last time. Yes po, Madam Chair. You answer the question of Senator Joel. Sen, okay lang po, paulit po. Sorry po. And, Madam Chair, I hope the lawyers of Alice Go must advise their client to tell the truth. Alice, nung nakita mo si SILG at si PNP Chief, ang sabi mo, happy ka at ikaw ay masaya, kitang-kita naman yun. Walang naitago sa sambayan ng Pilipino na at ease ka. Papapicture ka pang ano eh, di ba? So, paano mo sasabihin na natatakot ka, may death threat ka sa Pilipinas, pero kailangan mong tumakas? Kailangan mo umalis ng Pilipinas, pero sabi mo, safe ka na makita mo ang PNP Chief, SILG, pero hindi ka lumapit sa kanila, hindi ka humingi ng tulong. Hindi nga mga sinabi na galing dito sa Pilipinas at tumawag sa'yo ng ilang beses yung nagde-death threat sa'yo.
Send doon sa question nyo po, dalawa po yung answer ko po dyan. One po, kaya po ako nakasmile po, yan po yung para sa akin po na pinaka-language ko po sa family, sa mga tao po nagmamahal po sa akin na... Hindi yun ang tanong ko. Hindi yun ang sagot. Before we go further into this topic, para lang ma-settle itong pending issue, i-reiterate ko, no? I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. I second the motion, Madam Chair. I second the motion. Madam. Salamat, Sen. JV at Sen. Joel. With the motion duly seconded by Senator JV and Sen. Joel, you are hereby cited in contempt. You will remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry or until you finally recognize the authority of this body and grant even a semblance of respect for the laws of this country. The committee will coordinate with any court ordering your detention, pero re-respetuhin mo ang Senado. Madam Chair? May we send the serious person to answer my question first, Madam Chair? We will have one, Ms. Alice, isang huling sagot sa puntong ito sa tanong ni Sen. Joel, and then isang related na tanong kay Sen. Roy, and then itutuloy ng chair yung mga tanong ko, and the majority leader as well after Sen. Roy. Please answer the question of Sen. Joel, Ms. Alice. Sen. Joel, na putol po kanina, yung first answer po, nasagot ko na po. Yung second answer naman po... I'm not even asking that first answer that you were talking about, that it's a sign to whoever your fan base is. My only question is, why didn't you go straight to PNP Chief and SILG? Why didn't you ask for police help? Because at the end of the day, ganun din pala yung gagawin mo. At sabi mo, dun ka, you feel safe. Pero hindi, tumakas ka, iniwanan mo kami, binastos mo kami, binastos mo yung buong gobyerno, hinalughog ka sa buong Pilipinas. Ay mga kapulisan natin, mga NBI, Coast Guards, talagang pinahirapan mo. Pero sasabihin mo ngayon, may death threat ka. At ngayon, kampante ka, naprotektado ka. It doesn't make sense kasi, Alice. Guo Huaping. Question. Bakit? Sen, ang answer ko pa rin po dyan ay after wala rin po sa mind ko po na pwede ko pong gawin yan at pagkatapos ko po na share na meron pong death threat, I feel relieved po nung nakausap ko po sila. Hindi mo pa, hindi mo pa rin sinasagot yung tanong. But anyway, hindi ka tumatakas sa Pilipinas dahil sa death threat. Yun ang pinasagot mo sa amin. Tumatakas ka dahil tinatakasan mo yung mga kaso mo. Tinatakasan mo yung mga criminal activities na ginawa mo. Salamat, Sen. Joel. Sen. Roy, one related Madam question. Sir, may this representation inquire as to the limit of the number of contempt citation that we can give to a particular resource person? Meron ba tayong limit dyan o unlimited tayo? Merong limit po yun. Then, kapag ang resource person sumasagot ng totoo sa atin, hindi naman natin siya sinasite. Pero sa bawat meeting man lang, hindi siya magsabi ng totoo. So, right natin now, siyang insight in contempt. Right now, Mr. Madam Chair, she's facing 3 contempt citations already. If I'm correct, 3 na? O 2 pa? Yung previous niya, yung nirole mo ngayon lately, at saka... Yes. Ang nauna pong citations in contempt natin dahil hindi siya nag-appear. Dahil tumakas siya. Na nag-appear siya, sinite, kinailangan na naman natin siyang i-cite in contempt dahil nag-appear man siya, evasive at false ang testimony siya sa atin. Nagsisinungaling siya sa komite. And maybe this third question, Mr. Madam Chair, is pang-third na niya na contempt citation ito kayo kung ayaw talaga niya mag-cooperate yung source ng kanyang threat. Mahirap yun. I know yung ating role dito sa committee is that we can only afford resource person executive an executive position when the
the matters being matters to be discussed are involving national security and the public interest. And for this matter, alam natin na very personal interest and personal security concern. But then, bakit ayaw niya mag-cooperate sa atin kung we are here to, Alice, we are here to help you. You are facing people from government. We can help you with that threat. Huwag kang matakot. Sino ba yung tao na yan? Siga pa talaga yan? Hindi yan kaya namin? Magsabi ka. Wala kami sasantuhin dito. Kahit kami, hindi ako pulis. Pero senador ko ngayon, hindi ko pa rin sasantuhin yan kung sino yung tao na yan na nagtitreat sa iyo. Sige nga, mag-cooperate ka sa amin kung sino yung source na yan para malaman natin ngayon at matulungan ka namin. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, just one... Before, Ms. Alice, sagutin mo yung tanong ni Senator Roy, Sen. Loren, yes. And then the Majority Leader is next. To simplify, ang kailangan lang natin na impormasyon for now from Ms. Go is sino ba sa mga ahensya ng gobyerno o sa labas ng mga fixer ang tumulong sa kanya para makakuha ng Philippine birth certificate. Pangalawa, at sino yung nagbigay ng Philippine passport. Ganun kasimple. Isang oras na tayo dito, maraming issues. Sagutin lang yon, matutulungan ka namin. And your lawyers will understand that. Yun lang. Sino? Dahil ang PSA, with all due respect, at ang DFA, mukhang napasukan ng sindikato. Paano natin bibigyan ng budget ang ahensya ng gobyerno sa panahon ngayon ng budgetary allocations for next year kung ang binabudgetan natin ay napasukan ng sindikato na kalaban ng taong bayan? So, ikaw ang susi na magsabi, alam ni Senator Tulfo yung pangalan ng fixer mo. Ibunyag mo lang sa amin, papano? Kasi hindi lang ikaw. Inamin na ng PSA na meron higit sa 1,000 na nabigyan ng birth certificate. 1,200. Ayun, exact number, 1,200. So, meron pa kaming hinahanap na balanse sa 1,200 na nagpapanggap na Alice Go. Yun nga, Madam Chair. Salamat, Sen. Loren. Sen. Rafi, before the Chair recognizes. So, for the record ulit, Sen. Loren, na-establish natin in previous hearings na finala ng late registration of live birth si Alice Guo, inisyuhan ng birth certificate, pero dineclare na ng PSA na irregular yung certificate, birth certificate na iyon. Kaya pinapa-cancel sa Office of the Solicitor General. And then, if I may just finish, Sen. Rafi, before recognizing Majority Leader and then Sen. Rafi, kaya nakapagkuha ng Philippine passport. I will just recognize at this point now, Majority Leader and then Leader and then Sen. Rafi, and then itutuloy ng Chair yung questioning, and then each in order of arrival, beginning with the SP Pro Temp and the Senate Minority Leader, Sen. Joel et al., will have 15 minutes each per round. We can go to a second round pag may oras pa. So, Majority Leader. Madam Chair, just an addendum to your earlier order citing in contempt Ms. Alice Go. May the committee secretariat be likewise directed at this instant using the fastest means of communications to inform Branch 109 of the Regional Trial Court based in Capas, Tarlac of the said citation, Madam Chair. Thank you, Majo. Comsec, please do that. And please include in the communication to the good court yung sinabi ng chair kanina sa citation in contempt kay Alice Guo o Guo Hopping that this committee will coordinate with the court ordering her detention. So we will coordinate
with that court. And lastly, Madam Chair, just in that particular communication to the court, we also would like to put into the records how much we appreciate, Madam Chair, the confirmation of the court and the respect of the court to this committee to allow Guahuaping to appear before us, Madam Chair, because we wanted to put that into the records, Madam Chair. Thank Madam you. Chair. Salamat, Sen Joel. Oo, ina-appreciate ng buong komite at ng chair na pinaunlakan ng judge yung written request na ipaapirin at pasalitain sa ating komite si Alice Guahuaping. Kaya pinut on record na ng komite yung pag-cite in contempt kay Alice Guo. At bunga niyan, we will coordinate with the court dahil ito yung nag-order ng kanyang detention. So, Sen. Rafi, and then the chair will continue with her question. Thank you, Madam Chair. She's been very evasive from the get-go. Parang sasayang lang tayo ng oras ng mga laway natin at karapatan naman niya na hindi magsalita at magsinungaling. Ang importante sa akin dito ngayon, yung sindikato lumalaki ng lumalaki habang tayo nag-uusap dito, tulad ng sinabi ni Sen. Lauren, yun talagang tinutumbok ko noon pa man, Madam Chair, at total nabanggit naman sa previous hearing yung kasabwat na para siya ay makakuha ng birth certificate through late registration. Kailangan siguro isa matutumbukin natin para mabuwag ng sindikato na ito, sino-sino sa late registration, sa local registrar's office, ang makasabwat niya dyan sa Tarlac, kaya siya nakuha ng birth certificate, at sino yung mayor at that time, sino yung hepe ng local registrar's office, at ilan na ba ang mga Chinese national sa bayan na yun sa Tarlac ang nabigyan din ng birth certificate, Filipino birth certificate to late registration. Because napakalaking problema ito, Madam Chair, 1,200 sa Davao del Sur lamang yan, yung foreign nationals na nabigyan ng Filipino birth certificate, naging instant Filipino citizen. Now, hindi lang po sa Davao del Sur, kundi sa iba't iba pang lugar sa bansa. And then the immigration mismo umamin na every single year, since 2000, sila po ay nakahuli ng mga Chinese nationals na pumapasok dito o lumalabas na gamit ay Philippine passport. And we're not doing anything about it. For decades, nobody's doing something na para buwagin yung sindikato na yun. Kasi kung hindi natin pag-uusapan ito at puro na lang tayo nakakonsentrate sa isang topic, lalawak ang sindikato until such time baka pagising natin na take over na tayo ng mga Chinese nationals. Thank you, Madam Chair. Salamat. Thank you, Sen. Rafi. And we will pursue those points during your question time. So, Alice, ituloy ko na yung mga tanong sa iyo. Maraming lumabas na mga photo na kasama mo si Duan Ren Wu. This character has been identified as the big boss of the Pogo in Porac. Interesado ko malaman kung ang mga kakuntsaba mo sa Pogo ay mga kakuntsaba mo rin palabas. Tinulungan ka ba ni Duan Ren Wu na maka-eskapo? Madam Chair, hindi po. Well, kung hindi kanya tinulungan, Pilipinas. Miss Alice. Umalis po kami, Madam Chair, by boat po. By boat? Okay, paanong by boat? Ang balita ko, may sinabihan ka na umalis ka sa pamamagitan ng hindi boat lang, isang yate. Tama po ba yon? Yes po, meron po. So yate ang sinakyan nyo. Meron po kami sinakyan po na yate po. Sa
Angeles. Parang actually SP Pro Tem, para ito yung tanong dun sa McLaren. Noong una hindi mo maalala sino nagpahiram. Imposibleng magpapahiram ng napakamahal na kotse, lalo na napakamahal na boat, yate, na hindi mo alam at ipantataka sa bansa. Ang tanong ni SP Pro Tem, sinong may-ari ng yate? At yon, at saan galing, saan nyo sinakyan yung yate? Ano yung naging ruta nyo? Sen, yung yate po, kung sino pa yung may-ari ng yate po, hindi ko po talaga alam. That is impossible. Okay, talagang dapat na na-cite namin kayo in contempt. Unbelievable. Madam Chair, yung mga sagot. Sen Doroy, with the permission related of question. Senate Pro Tem, kung hindi mo alam kung kaninong yate yung ginamit niyo, at least alam mo siguro sino nag-facilitate para makasakay kayo sa yate na yon. Sino? Sen, okay lang po ba na hindi ko po siya i-discuss sa inyo? No, po? No, it is not okay, right, Miss Alice. Natatakot po ako, hindi ko po masakay. No. Sino ang nag-facilitate? Yung tanong ni Sen Doroy, sino nag-facilitate na magamit niyo yung yate? Madam Chair, gustong-gusto ko pong sabihin, pero hindi ko po masabi po sa public ko. Isulat mo sa papel at ipapasa ng COMSEC sa amin mga senador dito. Isulat mo sa papel sino ang may-ari ng yate at sino ang nag-facilitate masakyan nyo yung yate. Yung may-ari po tsaka yung nag-facilitate po, hindi po ako sure kung iisang tao po sila. It doesn't matter. Isulat mo yung dalawa o iisang pangalan na iyon sa papel para mabasa naming lahat dito. Sige na. Attorney David, you better tell your client to tell the truth and allow her to write in paper the owner of the yacht. Miss Alice, isulat nyo na. Andiyan na yung papel. Saan ka sumakay, Alice? Sa yate? Anong port? Miss Alice, saan ka sumakay at anong naging rota mo? Sen, kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Opo, write it on the paper. Po kasi ako. Write it on the paper at i-appreciate namin pag nabasa na namin. Unbelievable. Yung ibang witnesses kailangan sumagot verbally. Pinagbibigyan namin yung isulat sa papel. Please do that now. May ibang witness na ginawa na yon sa nakaraang hearing. Please write down on paper. Sulat mo na rin kung anong port kung saan ka sumakay. Sige na, para isahan na lang. At saka makadagdag, Madam Chair. Pasensya na po talaga, pero natatakot po talaga ako. Miss Alice, nauubos na yung pasensya namin dito. Sana po maintindihan niyo rin po ako na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong death threat, ayaw mo pang sabihin. Ngayon, mas simple, isulat sinong may-ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sen, gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Pero gusto mo pala, di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. At saka, Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. You are within the most protective institution sa ating bansa. You are sa national headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame. Yes. Isulat mo na yung may-ari at facilitator sa yate. Yes po, Madam Chair. Alam ko po, safe po ako ngayon. Kaso lang, nagwa-worry po ako pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin. Doon po. Let's take it one day at a time. One step at a time. First step, isulat mo sa papel sinong may-ari at facilitator sa yate. Madam Chair, sana naman itong mga abogado ni Alice ay makiisa rin naman sana sa atin na although majority kayo sa client ninyo, pero ang inimbestiga natin dito is sindikato na sabi nga ni Senator Tulfo, matagal itong sindikato na ito at wala tayong mapupuntahan nito, walang solusyon itong investigasyon na ito kung hindi natin matumbok ang sindikato. So ngayon, kung wala tayong makuha nitong impormasyon, wala na. Baka hindi alam nito mga abogado ni Alice Go na later on baka sila rin mabibiktima nitong sindikato na ito
kung hindi tayo magtutulungan nito. We need a whole of nation approach pagdating sa pagkumbat nitong mga baka ito transnational crimes na itong transnational criminal syndicates na itong involved dito. Kailangan magtutulungan tayo dito dahil bansa natin ang nakataya dito. Hindi lang si Alice Go. Alice Go, kayang-kaya kang protektahan ng PNP. Hindi ka mamamatay dyan. Kaya mag-cooperate ka naman sana para sa Pilipinas. Gumanda naman sana ang Pilipinas pag nayari yung mga sindikato na yan. Tumulong ka. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Roy. NBI Director Santiago, pwede nyo bang i-assure yung safety ni Ms. Alice habang siya ay nasa custody ng gobyerno at sumasagot sa aming komite? Pagka sa nasa amin pong custody, ay masasagot ko po yan. Salamat. So, nasa custody ka na ng PNP na nagpoprotekta sa inyo. Kung naging sa custody kayo ng NBI, mapoprotektahan din nila kayo. So, answer our questions. Yung yate, ano bang markings nung yate na sinakyan nyo, Ms. Alice? Alam ko lang po kulay puti, kung hindi po ako nagkakamali. Pero wala po akong makitang number, tapos parang may mga wings po, ganun lang po. Okay. So, yeah. Hindi ko pa nga naitatanong yung number na banggit mo. Anong numbers nakita mo dun sa yating puti na may wings? Actually, naka-cover po kami kaya wala pa akong nakitang number po. Pero alam ko po yate. Wala kang nakitang number? May letters ba sa yate? Meron parang sticker po na wings po na design lang po. Sticker na wings. Ano yung naka-cover kayo? Ano yun, Miss Alice? May cup po. Tapos kahit gabi po, meron po kaming sunglass po. So, nung gabing... Ano? Gabi? Tapos naka-sunglasses kayo? Bakit ganon? No, so, nung gabing yon, saang court kayo umalis? Sakay ang yate? Yung port, sabihin ko na. Kasi wala naman tao. Ito si previous question. Apo. Yes, SP Pro Tem. Saang port kayo umalis? Yung port po, hindi ko po alam yung exact, pero Manila po. Hindi ko alam kung south or north o saan po. Basta alam ko po Manila. What do you mean Manila? Manila. So, sa Metro isang Manila? Port sa Manila. Apo. Metro Manila or... Metro Manila po. Metro Manila. So sa isang yacht dock sa Manila. Yate po yung unang sinakyan po namin. Just to una, put on record, Madam Chair. Sunod? Just to put on record. San Joel. Just to put on record that this is absolutely in contrast with the statements made by Ms. Sheila Goh that they traveled from Banban for 5 hours, Madam Chair, south of Luzon. And now, itong si Gua Hua Ping is saying that they took that white boat here in Manila, Madam Chair. Just to put on record. Yes, thank you, Sen. Joel. Miss Alice, nasulat mo na ba yung pangalan ng may-ari at facilitator sa yate? Pakisulat po. Kanina pa po namin, kanina nyo pa sinabing gagawin nyo. Isulat sa papel yung may-ari at facilitator sa yate. Gusto mo bang lumapit pa kami para ibulong mo sa amin, Alice? Yes, Sen. JV. Yes, Madam Chair. Is it okay if Alice could narrate to us yung kanya pong istorya, yung kanya pong escape story so that we can compare it doon kay Sheila, no, kung talagang totoo. Ngayon pa lang, magkaiba na eh. Isa small boat to big boat. Ito, yate. So probably, kung pwede lang, Alice, hindi naman ito makaka-apekto sa iyong mga kasong pinail sa'yo. Pero gusto lang namin malaman kung paano ka tumakas, kasi matutulungan mo na komite para at ang lahat, para malaman natin kung sino yung mga tumutulong nang sa ganun eh yung mga kriminal na tumatakas eh hindi to maulit. Yun lang pagtakas mo pag gusto natin malaman. Pwede mo i-narrate sa dahil, Madam Chair? Salamat, Sen. JV. Yes, unang-una, pakisulat na sa papel yung may-ari ng yate at yung facilitator sa yacht ride nyo. Pangalawa, ikwento mo yung naging biyahe nyo at ruta mula sa Manila sakay sa yate. Madam Chair. Sen. Roy. Yeah, may I move, Madam Chair, that we suspend the roles of this committee by affording Ms. Alice Go executive session para makuha natin yung impormasyon na yan? Sen. What sabi niya? Payag ko siya. With all due respect, Sen. Roy.
There is... Senator ano, Bato. Ah, I'm sorry. The chair would like to recognize the presence of Senbong Revilla. Salamat sa pagdalo. There is a motion, Julie seconded, pero ngayon pa lamang I am hearing objections to the motion to go into executive session. Yes? I have a very strong reservation, Madam Chair, for an executive session because I really think the public, we owe it to the public to know all of this. After tayong bastusin at banahurain ng mga puganting ito, bigyan natin ng justice din yung mga taong naghanap at pinahirapan itong husto, Madam Chair. It's a simple question, Madam Chair. And in fact, Madam Chair, alam na ni Alice, sabi niya gustong-gusto niyang sabihin sa atin, Madam Chair. Pero tuwing dilingon siya sa likod niya, may dalawa doon na bumubulong na parang ayaw po siyang pagsabihin. I'm being tempted to cite them also in contempt, Madam Chair. After all, one of them is also a resource person. Madam Chair. But in any case, yes, before Senator Roy again, there was a motion, Julie seconded, may strong reservation, may objection. The chair will call for... Okay, before the chair suspends, Sen. Sherwin. Madam Chairperson, with all due respect to Senator Bato, si Sheila ho, nung pumunta ho dito, malaya siyang nagkwento kung ano yung pinagdaanan nila. Hindi naman ho siya humingi ng executive session. So, hindi ko ho nakikita kung bakit po si Go Hua Ping humingi ng executive session. Hindi rin naman niya masabi kung ano po yung banta sa kanyang buhay. Kung may banta ho sa kanyang buhay, bakit ho si Sheila Go wala hong banta sa kanyang buhay? No, kaya hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung isa. No, kaya hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung isa sa pinakamahalagang aspeto nitong investigasyon. Paano at sino ang tumulong ho sa kanya para makatakas po? Madam Chair. Salamat, Sen. Sherwin. Sen. Deroy and then the minority leader. I am inclined to withdraw my motion, but before that, I would like to explain my position on this matter. Madam Chair, alam ko yung nararamdaman ng aking mga colleagues. That's why I'm inclined to withdraw my motion. Pero ang sa akin lang, andito na si Sheila Go. Kung sige tayo insist na he has to divulge that information openly, in open hearing, hindi talaga siya, magmamatigas siya. Whereas kung mag-executive session tayo, ibibigay niya for our own consumption, at least may ma-extract tayo information at magagamit natin somehow, Madam Chair. Yun lang ang akin, parang pinulis ba? Pinulis na pag-iisip. Sayang din yung information na yun pag hindi natin makuha. Magmamatigas yan, wala tayong magawa. Hindi ba natin yan pwedeng sa interview, yung isang mas harsh sa interview? Interrogation. Hindi ba natin pwede interrogate yan? Hanggang interview lang tayo dito. So, yun lang, Madam Chair. Thank you. Salamat kaayo, Sen. Deroy. Minority Leader and then Sen. Joel. Yes. Word of caution lang sa mga colleagues ko kasi... Ako'y abogado din po. Parang napapansin ko maabot na sa radar ninyo yung mga abogado na sa likod. But they're only doing their responsibility or their jobs, my dear colleagues. Huwag natin silang warningan or something. They have a role to perform. Ang pakiusap ko lang sa mga kasama ko sa profession, we competently just do our duty. If your client has a right, you let her invoke it, explain to her how to invoke it properly, connect it to the matter at hand, and then you trust us then if we will agree with the reasoning or not. Pero pakiusap ko lang po, wag natin paringgan yung mga abogado sa likod because they have a role to play, and malay mo, sinabi-binardingan sila kanina na malay mo sila maging biktima ng sindikato. Ang akin naman warning sa atin, malay mo, tayo naman ang mangailangan ng abogado in the future. So, labas natin sa radar natin yung mga abogado. Just perform your job, your responsibility in accordance with our
code of professional responsibility. Madam Chair. Salamat kaayo, Maino. But for the, and for the record, for one, Attorney David is not just counsel to Ms. Alice, but also a resource person in this hearing. Madam Chair, Joel. May I just place into the record that I was voted and given mandate by the people to do my job as the representatives of the people. I am a senator, a sitting senator, and I can say whatever I wanted to say, and we are bound by the rules, Madam Chair. I only made mention about it because we wanted to ferret out the truth. Who is afraid of the truth, Madam Chair? I appreciate what Senator Bato made mention, but let me also state for the record, Madam Chair, that there's no case about her escape right now, Madam Chair. So questions about her escape should not be part of self-incrimination privilege, Madam Chair. Now, when it comes to death threats, Madam Chair, no one amongst us understand. Really, Madam Chair, bakit kakaalis ng bansa? Tapos pag nakita mo ang PNP tsaka SILG, okay ka. Safe ka. Pero hindi mo masabi. Ayaw mong tulungan ka namin? Ayaw mong tulungan ka ng Senado? Eh, klaro po sa akin yun, Madam Chair. Hindi talaga death threat. So, Madam Chair, as much as I wanted to help the client of the two lawyers advising her, Madam Chair, ang pinaka-role natin dito is to ferret out the truth. We wanted to know the truth. Tinakasan na po tayo nito, nitong pugante na ito. Tapos, bebabyhin pa ba rin natin siya, Madam Chair? I don't agree with it, Madam Chair. Sorry, thank you. Madam Chairman. Salamat, Sen. Joel. Sen. Sherwin. Just quick interjection, Madam Chairman. May I know from Ms. Go, nag-file ba siya ng police report dito sa kanyang death threat? Ms. Alice. Sen, hindi po. Nasabi niyo ba kay SILG, kay Chief PNP, dahil kaharap niyo na sila eh. No? Nasabi niyo ba sa kanila yung detalye niyang inyong death threat? Hindi po lahat po. Kasi nung ako nagkaroon ng death threat, ang una kong ginawa, mag-file ng police report para on record to. At inimbestigahan ng police para malaman kung totoo o hindi. Dahil hindi ko rin alam kung totoo o hindi. As precautionary measure, nag-file ako ng police report. Pero sa inyo, sinasabi nyo may death threat kayo, pero wala naman kayong ginawa. Sinasabi nyo lang may death threat kayo. Paano ngayon may imbestigahan ng kapulisan, ng NBI, kung legitimate yung death threat nyo, o gawa-gawa nyo lang. Kasi sa mata namin ngayon, gawa-gawa nyo lang to para hindi kayo sumagot. Sam, di po ako gumagawa po ng kwento. Totoo po. Hindi po yan ang tanong ni Sen. Sherwin. Tinatanong niya, kung nakatanggap talaga kayo ng death threat noon, bakit hindi nyo ipinormal sa isang police report? Natatakot po kasi ako sa safety ko po, Sen. Kaya, opo. Kami rin, natatakot rin kami sa safety namin, but we have to trust our enforcers at one point. Dahil dapat maimbestigahan yan. Pero parang ginagamit mo lang tong death threat para hindi ka sumagot eh. Kaya Madam Chair. Ikot ho kami dito eh. Just one question. With the permission. Sen Bong, Revilla for one related question. Miss Alice, sino yung nagde-death threat sa'yo? Pilipino ba siya o Chinese? Miss Alice. Sen, kung okay lang po talaga na hindi ko po siya sagutin sa public. Sinabi niyo na kanina local. Sinabi niyo na kanino local. So, sagutin ang tanong ni Sen Bong Revilla. Sinong local yan? Pilipino ba siya o Chinese? Yung nagde-death threat sa'yo. Meron foreign, meron local Filipino po. So, both? Filipino, malaking grupo talaga. Salamat, Sen Bong. So, nasulat mo na ba sa wakas, sa papel, yung may-ari ng yate at yung nag-facilitate sa yacht ride ninyo? Miss Alice? Sense, pasensya na po talaga for my safety po. No, Miss Alice. Kanina sinabi nyo na. Don't tell me pasisinungalingan nyo yung sarili nyo. You told us minutes ago, isusulat mo sa papel para mabasa namin yung dalawang taong yon or kung nag-iisang tao yon na nag-facilitate at may-ari ng yate. Do that now. You said you would do that. Opo, Sen. Hingi lang po sana po ako ng malaking tulong po sa inyo na isusulat ko po pero huwag niyo po isusulat ko sa public. Okay, isulat okay, mo na. Sulat mo na. Huwag mo na kaming turuan. Tsaka
Tsaka yung pangalan ng yate, kung alam mo kung ano yung pangalan ng yate. Dahil sa pagkakaintindi ko, lahat ng mga yate may mga pangalan yan. Sus, tuturuan pa tayo nito mga ito.